Mapagpalang umaga po sa ating lahat para po sa ating pagpapasimula. Awitin po natin ang himno na ito. Basahin po natin ang ating aralin. Sa Eksodo, Kabanatang 14, mga talatang 19 hanggang 22, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo, madilim sa panig ng mga Ehipsyo. Maliwanag naman sa mga Israelita. Tumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Ang mga talatang ating binasa ay tungkol sa pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayang Israel.
At ito ay katuparan ng kanyang pagkakatawag kay Moises upang pangunahan ang pagpapalayang ito. At dahil nga napilitan na ang Faraon, sila ay paalisin sa Egypto dahil doon sa pagkamatay ng lahat ng mga panganay ng mga anak ng mga Egyptyo, maging mga hayo, ay napilitan na ang Faraon na paalisin ang mga Israelita. Dito po sa bahagi na ating binasa ay makikita natin na matapos na umalis na ang mga Israelita sa Egypto ay sinundan ito ng mga kawal ng Faraon. Naroon yung pagnanais ng Faraon na hindi lamang pigilan kundi patayin ang lahat ng mga Israelita dahil nga sa pangyayari na naganap doon sa kamatayan ng mga panganay. Dito po sa ating binasa, makikita po natin, sabi dito sa talatang 19, ang anghel ng Diyos ay na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayun din ang haliging ulap. Ano pong ibig sabihin nun? Ito po yung patuloy na pinoprotektahan ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay bilang katuparan ng kanyang pagpapalaya sa kanyang bayan. At makikita po natin dito na pagdating sa talatang 20 ay ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo. Ano pong ibig sabihin nun? Ayon, hinaharangan nila yung pag-atake nitong mga Egyptyo laban dito sa mga Israelita. At meron pong magandang description dito. Sabi rito, madilim doon sa panig ng mga Egyptyo at maliwanag naman doon sa mga Israelita. Hindi ko po alam kung itong haliging ulap na ito ay yun din pong haliging ulap na pagdating ng gabi ay yung may apoy na nagbibigay liwanag at init dito sa mga Israelita. Kaya makikita natin yung kamay ng Panginoon na umikilos at patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mga Israelita. Titingnan po natin sa ating mga buhay, kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, ay na pupuspos tayo ng kaliwanagan ng kanyang pagpapala at ng kanyang pag-ibig sa atin na pinapatnubayan tayo ng Diyos sa ating mga paglalakbay. Pagdating dito po sa talatang 21, ang sabi rito, dahil nga sila ay nasa dulo na ng kanilang paglalakbay, dahil hindi na sila makakapaglakad pa dahil nandoon na sila sa dagat, at ito rin tinatawag na the Red Sea. At ang ginawa ni Moses dito ay itinapat niya yung kanyang tungkod. May bahagi sa Banalang Sulatan na sinasabi na inutos ng Diyos sa kanya na walang gagawin ang mga Israelita dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan upang sila ay iligtas. Ngunit ang inutos lamang sa kanya ay yung kanyang hawak na tungkod na ito ay itapat doon sa dagat. At dito sa bahaging ito ay tinupad ni Moses yung bagay na kaya niyang gawin. Hindi naman kayang hatiin ni Moses yung dagat. Pero kayang gawin ni Moses na itaas kung ano yung meron siya at ito yung tungkod. Kaya nga itinaas ni Moses yung kanyang tungkod at ang sabi dito, yung hindi niya magagawa ang Diyos na ang gumawa. Minsan sa ating buhay, may mga bagay na parang imposible na ating nilalakaran sa buhay na ito. At maaaring katulad nito, hindi tayo makatatawid doon sa kabilang panig dahil nga imposible. Pero yung mga bagay na kaya natin gawin, yun ang ipagagawa ng Panginoon. Sabi nga yung first step, laging nasa tao. Tayo po ang nakailang unang kumilos. At nung ginawa ni Moses na kanyang itaas ang kanyang tungkod, ang sumunod, ang Diyos na ang kumilos. At sabi dito, pinaihip ng Diyos ang hangin, ng magnamag na pinaihip niya yung hangin. At pagdating ng oras, nahati na yung tubig. Tumawid ang mga Israelita sa dagat na ang nilalakaran ay ito yung lupa. No? At doon sa kanilang pagitan, habang sila'y naglalakad, tubig na parang pader. So, at yun po ay isang karanasan na masasabi natin na hindi pangkaraniwan. Ano pong tinuturo sa atin ito? Binibigyan ho tayo ng assurance na kahit yung mga bagay na imposible sa ating buhay ay pwedeng maging posible kung patuloy ho tayong magtitiwala sa Diyos. At dito, napakahalaga ho yung
tinatawag ng mga leader ng Panginoon upang sumunod at alisin anumang mga pangamba at takot at gawin lamang yung inuutos ng Diyos. At yung liwanag ng Panginoon ang siyang patuloy na papagnubay sa atin. Sabi nga, gagamitin niya yung kanyang mga anghel na magpuprotekta. At gayon din, sabi nga kahit yung mga ulap na yan ay pwedeng maging haligi para tayo ay protektahan sa anumang panganib sa ating mga buhay. Kaya sa diwang ito, patuloy nating pasalamatan ang Diyos dahil ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa atin at pinalalaya tayo sa anumang mga pagkaalipin na ating nararanasan. Katulad po nitong pandemic na ito, palalayain tayo ng Panginoon. Magpatuloy lamang tayong magtiwala at tumawag sa Kanya sapagkat narinig tayo ng Diyos at patuloy niyang isusugo yung Kanyang kapangyarihan sa atin. At ito po yung kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pong mga puso. Kaya sa diwang ito, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Diyos. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa napakayaman na karanasan ng mga Israelita na ngayon ay nakikita namin bilang mga mananampalataya na ang inyong pag-ibig, ang inyong pagliligtas ay hindi nagbabago. At patuloy kayong kumikilos kapag kami ay nagtiwala at ginawa din namin yung unang hakbang ng aming pananampalataya sa inyo. Yung mga bagay na imposible na hindi namin kaya gawin, kayo po ang gagawa nito para sa amin. Hayaan po ninyo na patuloy naming maranasan yung mga bagay na magbibigay ng kamangha-manghang karanasan sa amin po na inyong mga anak. Pinabalik po namin ang aming papunta. Salamat at pangunahan nyo kami sa araw na ito sa panibagong isang linggo na aming lalakaran. Ito po, Panginoon, ang aming magpapasalamat at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen.